Hello everyone! Happy Sunday! So for today's video guys, samahan nyo ko, gawa tayo nitong ginawa kong mekos-mekos na okoy. So ito yung mga gagamitin ko guys. Ito yung carrots, sweet potato, bean sprout. Yan, lalagyan ko siya guys, yung okoy natin. Hindi ko alam kung anong kalalabasan nito guys, kaya nga tinawag kong mekos-mekos. Ito yung shrimp guys, frozen siya, nabili sa Chinese. So lalagyan ko rin siya ng tinatad na bawang, sibuyas. Yan, babalatan ko na itong sweet potato guys, at hihiwain ko siya ng maninipis para crispy siya mamaya kapag prinito natin. Ito, gumamit ako ng peeler para mabilis lang nabalatan itong sweet potato. At ngayon guys, season yata ng sweet potato dahil napakarami sa grocery at mura siya ngayon. So ayan, malapit ko na siyang mabalatan guys. Pagkatapos kong mabalatan, i-set aside ko siya para balatan ko rin yung carrots. Sabay-sabay mamaya sa paghihiwa. So ayan, ito na yung carrots guys, binalatan ko na. Ngayon uumpisahan ko ng maghiwa ng maninipis na pahaba guys. So ayan, maganda itong carrots na nabili natin guys. Pero isang piraso lang ang aking binili para hindi masira sa rep pag hindi naluto. So yan, ganito ko lang siya hihiwain guys. Yung ating pang mekos-mekos okoy, pahaba na maninipis. So ayan, ganito guys. Parang yung panghalo ng pansit ba, ganon. So ayan, ito na siya guys, ganito. Or pwedeng mas maninipis pa. Isusunod ko naman guys ay itong sweet potato. So ayan, ngayon naman guys, hihiwain ko itong sweet potato. Pasensya na kayo guys sa aking chopping board dahil naging yellow na doon sa carrots. Namansyahan na siya guys. So ayan, hinihiwa ko na ng pahaba na maninipis. Kung kaya nyo yung mas manipis pa guys, mas mabuti pa. Ayan, ganyan lang guys. So dito nahiwa ko na yung sweet potato at ang carrots. Ayan siya guys, napakakulay. Ayan yung tinatawag nila na mga healthy colorful na kulay. Ito naman yung tinadtad na onions at yung garlic. At ito naman guys yung bean sprout, na hugasan ko na siya. Ayan, pinapakita ko lang guys. At kakailanganin ko rin ng dalawang extra large na itlog. So dito guys, ito yung bowl na gagamitin ko sa paghalo ng aking mekos-mekos na okoy with shrimp. Nag-crave ako guys dahil nung last week, nanood ako yung mga kaibigan natin sa Facebook na kumakain ng okoy. Grabe guys, nag-crave talaga ako. So inuna ko yung carrots at sweet potato, sininood ko yung onions at tinadtad na bawang. At sunod naman guys is itong bean sprout. Yan, lagay na natin. At sunod guys is itong shrimp, yung maliliit siya guys. Nabili ko ito sa Chinese. Frozen siya at malinis na rin, pero hinugasan ko siya ulit guys. Siya yung maliliit. At ayan, hahaluin ko siya ng konti guys bago ko ilagay yung mga panlasa para makalat yung panlasa mamaya pag linagay natin. At dito guys, mag-i-start na akong maglagay ng paminta or yung ground black pepper. Ayan guys. Lalagyan ko rin siya ng garlic powder. Kahit na mayroon na siyang bawang guys, iba pa rin yung lasa nitong garlic powder. Masarap siya guys, ilagay sa mga ganitong mga lutuin.
Sunod naman guys ay itong onion powder. Ayan, isa rin ito guys na pampasarap sa mga lutuin. At maglalagay din ako ng konting asin. Konti lang guys kasi gusto ko ring maglagay ng chicken powder. At ito na guys ang ating pangmalakasang chicken powder. So sa lulutuin kong ito, maglalagay ako ng tatlong, ewan ko kung anong size nitong kutsarita na to guys. Yung ginagamit sa pag nag-taste ng nag-try ng ice cream, yan. Ganyan karami guys. At syempre, magdadagdag ako ng harina or yung flour, baking flour. At saka syempre, lalagyan din natin ng corn starch. Mga isang kutsara lang guys. So ito guys, ganito lang siya karami. At ngayon guys, ihahalo-halo ko na siya. At pag nahalo na, pwede na tayong magprito. At ayan guys, nahalo ko na yung mga panlasa. Ngayon naman, magdadagdag ako ng yung dalawang itlog na pinakita ko kanina para mas masarap pa siya guys. At pagkatapos kong ilagay yung itlog guys, and then ihahalo ko na naman uli itong ating mekos-mekos na oko. Bago ko ihalo guys, magdadagdag din ako ng konting tubig para hindi dry yung gagawin natin guys dahil naglagay tayo ng harina at cornstarch. So ayan, hihalo ko na guys. Ito na guys, ready na ang ating okoy. Pwede na tayong magprito. Ayan, masarap na siyang tignan guys kahit hindi pa naluluto. Ito yung kawali na gagamitin ko guys. Magdadagdag ako ng mantika. Paiinitin ko siya bago ako mag-start na magprito. So, chinek ko na guys. Mainit na yung ating mantika. Pwede na ako mag-start na magprito. So, ganyan lang kaliliit yung gagawin ko guys. Mga isang kutsara yata yung takal na ng gulay na nilalagay ko dito sa aking kawali. At lalagyan ko sila ng space para makahinga naman yung ating piniprito guys. So ayan, ang napansin ko guys dito sa ginagawa kong ukoy, kulang yung harina na nilagay ko. Mabilis siyang madurog. Kaya kailangan wag babaliktarin kapag hindi pa luto dahil masisira ang kanyang shape. So ayan guys, luto na yung kabila ng ukoy. Itatry ko siyang baliktarin. Ganyan. Tignan nyo guys na hihiwalay yung ibang gulay dahil kulang siya sa harina. Pero masarap naman ang kanyang result guys. First time kong gumawa nito guys, so it's not bad. Kung sa lasang pag-uusapan, masarap siya guys. Yun nga lang kulang ng harina. Pero at least masarap naman guys, kaya okay lang. So ayan, may naluto na guys, hahanguin na natin. At ilalagay sa may plato na may paper towel para maalis yung mantika guys. Hindi siya masyadong mamantika pag kinain mamaya. So ito na guys, luto na ang ating ukoy with shrimp. Ayan ang itsura niya guys. Masarap siya. Kain tayo guys. Tikman natin ang ating linuto.
Ito guys, isasawsaw ko sa dato puti, suka na may sili, ang ating okoy. Hindi na ako gumawa guys ng sariling sawsawan dahil wala nang time dahil gabi na dito guys. Kailangan na naming kumain ng dinner. Kain po tayo! Ayan, nakagawa po tayo ng mekos-mekos na okoy with shrimp. At syempre, craving satisfied. Thank you so much for watching guys. See you on my next one. Thank you so much. Bye!